So what's up mga ka-gadget, yung ating gagawin ngayon is iPhone 5S, naka-disable siya. So ipa-bypass natin yung iCloud and yung aalisin natin yung kanyang password na gumagana po yung call, FaceTime and yung kanyang tawag. So yung iPhone 5 na to is hindi siya supported kasi naka 10 up lang yung version niya. So yun po. Nakikita naman po diyan sa screen natin kung ano yung version ng unit. Ano, gaya nga ng nakikita nyo po sa screen is ang version po ng iOS ng iPhone 5S is 10.2.1. So ang gagawin po natin dyan is una is i-restore natin siya na naka-retain lang po yung user data niya para po hindi mabura o ang kanyang old blobs at saka yung kanyang mga laman. So yun po yung unang gagawin natin dito is restoration for highest version. So kung 10.2.1 po siya is not supported for jailbreaking. So ang gagawin po natin is gagamit tayo ng Trio tools para ma-save po yung kanyang blobs. So ayan. So ayan, makikita nyo po dun sa baba, yung unang-una po lalagyan nyo siya ng dot. So, ang ibig sabihin po niyan, ang mark po niyan is to preserve yung mga old na security ng iPhone para in case na i-jailbreak natin is masisave pa natin yung pang signal niya. So, restore lang natin. So yan, i-speed na lang natin yung ating pag-update para medyo hindi kumain ng mahabang oras. So ayan mga ka-gadget, no, after restoration natin sa unit na ito is gagamit naman tayo ng MacBook para dun sa ating pag-jailbreak pala. Yan, 99% na. Then, after update po niyan, manghihingi pa rin niya ng password dahil naka-retain user nga tayo. So, ang gagawin natin dyan next is i-jailbreak natin siya. So, cut ko muna ulit. So, ayan, tapos na siya. Then, gagawin natin dyan is punta na tayo dun sa MacBook. Then, i-jailbreak po natin yan. Hindi ko pala napalakihan yung windows nung pag-jailbreak. So, gaya ng ginagawa natin, kung paano yung method ng jailbreak, hindi nyo na kailangan dalhin yan sa terminal. Kasi yung jailbreak na ginagamit ko is direct na. So, yan, naka-disable pa rin. Nakikita nyo naman sa ating screen, ano. So, yun. Kailangan lang natin siyang i-recovery. Then, start natin yung unit. Start natin yung... click natin yung start ng jailbreak. Then, automatic magka-count siya. Then, kailangan madi-F yung mode natin yung unit para mag-run yung jailbreak. Ayan, waiting tayo para dun sa
para mag-run yung boots jailbreak sa unit. Papa-inject ako ng aso. Mukha ba akong betere? Magpapa-inject ng aso dito. Repair shop po ito eh. So yan na nga po, no? Nag-run na. So I think unang attempt ko yata dyan is error. Karoon siya ng problema. So, ang gagawin lang natin dyan is magre-red jailbreak lang tayo uli. So, first attempt natin is error. So, nagkaroon siya ng hindi siguro compatible yung check ray na ginamit ko. Kaya, ang ginamit ko dyan is yung ginagamit ko talaga na hindi siya uploaded dun sa tawag dito sa check ray. May nagbigay sa akin dito, yung nagbigay ng check rain na to sa akin, maraming salamat dito. Hindi ko na siya babanggitin kasi ayaw niya magpabanggit. So maganda itong yung check rain na binigay niya sa akin kasi modified to. Compatible siya sa sa iPhone X hanggang 5S. Password. So dito inulit ko lang uli ang pag-jailbreak ko kasi nga nagkaroon ng problema. Yan, TFU mode natin, nabuhay. TFU mode uli. Yun, DFU mode pa lang. Nagkaroon kasi din ng nabubuhay yung unit. So, yan. Yung DFU mode yung unit, nag-run. First jailbreak to, kunwari, nakatanggap kayo ng disable. Unang-unang gagawin nyo is kung mababa yung version, update nyo. Pero kung okay naman yung version nya, mataas yung version nya, is jailbreak nyo na lang and then punta kayo sa Windows para gamitin yung pang-backup ng pang-activate niya, yung activation file niya na na-save nyo. Then, restore nyo. After restore, jailbreak nyo uli. Then, uli natin? Activate na natin. So, makikita nyo rito kung paano ko ginawa sa video na to. So, mga kagadget, kung kayo'y bago sa aking channel, please subscribe and click notification bell para sa mga susunod ko pang video tutorial update. And please share my video para naman po mas dumami po yung ating mga subscribers. At sa mga gusto naman, sa mga loyal naman dyan is kung gusto nyong mag-avail ng join membership, just click join tab o join button. Then makikita nyo po kung ano yung price nun. So yan, makikita nyo po dyan dahil may password dyan is yan. Then, backup po.
FRP file all-in-one po yung ginamit ko. Then backup, then after natin ma-backup is re-restore natin yung unit. So yan, fast forward natin uli para medyo mabilis yung pagkakagawa. Dito ho sa pangalawa, ang ilalagay nyo naman po doon is yung gitna. Sa pangalawang restore po ng unit is ang gagamitin nyo dyan is yung ang ilalagay nyo po na next pag restore nyo is yung quick flash mode. So after restore, balik tayo sa jailbreak. Yan. So yan, natapos na. Then antayin natin uling siyang mag initialize para sa susunod nating procedure is yung last jailbreaking. So sa last jailbreaking, ang ginamit ko naman dyan is yung latest 12.1 version ng CheckRing. So ayan, proceed na naman tayo ngayon sa ating MacBook. So ayan, dito ang gagawin natin is all jailbreak na lang. Baliktad pa yung aking video. So, dire-diretso yan. Magra-run yung jailbreak niyan nang walang error. Ayun, nag-error nga. So, gamitin natin yung bago. Ayan, then config natin. So, recovery mode natin ulit yung unit. Ang hirap po kasi nung nagre-record ako. Ako lang mag-isa. Awa ko yung cellphone na pang tingin doon sa isang camera. So ayan, nag-recovery.
So, yun eh, dito, no. Sundan nyo lang po ito, no, mga ka-gadget, yung paano siya i-bypass. Malalaman nyo naman kung kayo na mismo yung kung kayo mismo yung makakapag-try nito is paki-comment na lang kung ano yung mga error para ma-guide ko kayo. Just PM lang po sa aking Facebook, Kensaki Morales, or sa aking Facebook page. Andyan po yung sa description, ilalagay ko po yan. Then yung file na ito, ilalagay ko rin po sa description. So, so dalawa po yung gamit ko rito. Pang jailbreak ko po is yung MacBook, pang bypass ko po is sa Windows. So ayan, balik na tayo sa Windows. Then activate lang natin sa FRP All-in-One, click lang natin yung activate. So antayin yung matapos yung umiikot na yan, yung kulay orange na yan. After maglalabas siya ng kulay green, magiging successful yung process niyan. So ayan, success na. So magre-restart po yung unit. Then it's time na kailangan i-set up na natin siya kung talaga na-bypass pa siya. Yan, initializing pa rin. So, yun, set up na natin. So, yun na nga mga ka-gadget, set up na natin yung unit, English, then country, Philippines, kasi nasa Pilipinas ako. Then, continue, then, next. Then, continue. No, set, saka nyo na i-set up yung password. Pati Apple ID, mamaya na din. Skip nyo lang, then don't transfer. So, natanggal natin yung iCloud, natanggal natin yung password, then pwede nang gamitin sa tawag at call yung unit. Ayan po ang version niyan is 12.4.9. So updated version po siya. So pagpatay at buhay naman po, pwede naman po siya. So test natin sa tawag ano. Then yun, lagyan natin siya ng SIM card para matest natin kung success ba ang ating pag-bypass at pagtanggal ng password na may signal. Na working yung SIM card no. So ayan, first attempt, okay yung unit.
So, try nating tawagan yung unit, ano. Ayan, tatry kong tawagan, so dadial ko yan dun sa cellphone ko. Tagal na. So dito sa dulo ng mga kagadget, ite-testing ko lang yan kung pwede na siyang tawagan. So yun, gaya nga ng sinabi ko sa kanina, please comment po sa mga nakatry ng gantong procedure, paki-comment po ng inyong result sa video na to kung nagkaroon ba ng error or nag-success po ba yung inyong unit. Pwede nyo po akong kontakin sa aking Facebook account. So, Kensake Morales or sa aking FB page, Kay Gadget Clinic po. So, yun no, mga kagadget. So, antayin na lang natin uli. Yun, tagal naman ang load tumatig. Finish. So, yan na siguro. So dito nag-aantay pa lang tayo na kasi yung ano, yung unit ko pala walang load, kaya pinaloadan ko muna para matest natin kung talagang successful talaga sa successful yung ating solution dito sa passcode with iCloud. So ayan mga kagadget, gumana po. So hanggang dito na lang po uli. See you on my next video tutorial.